Hi guys, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay madaming regre-request nito. So, itong request na to guys, noon pa, pero sorry hindi ko malagay lahat yung nag-comments dito kasi sa dami ng nag-comments hindi ko na mahanap. So, ito yung pinaka-latest na nag-comments, ito siya. So, ito, mabubuntis pa ba ang edad 40 pataas? So, ano ba yung edad na pinakamaganda sana na magbuntis? So, ito yung edad na maganda pa ang lahat, ng mga hormones natin, egg quality, and then yung mga ovarian reserve natin sa 20s natin. Early 20s, late 20s, lahat maganda yan. So, i-share ko lang guys, itong mga Vietnamese, ang culture talaga nila, once na naka 22 years old na sila, naghanap na sila ng mapapangasawa. Pati yung mga parents nila guys, inuoblig na nila na mag-asawa ka na, ganyan-ganyan, mag-anak ka na, ganyan-ganyan. Ibang-iba sa atin, di ba, na ang bata-bata mo pa, magtrabaho ka naman, makatulong ka sa mga magulang, ganyan, di ba? Dito, iba. Pag nasa 22, 23 edad na sila, pati yung mga parents na nila, minamadali na nilang mag-asawa yung mga anak nila, o di ba? At paano kung ayaw pa, di ba? Kasi hindi kasi nila obligasyon na tumulong or mag payback sa mga magulang nila. So, once nakapag-aral na sila, pag nagtatrabaho na sila, sarili na nilang pera yung kinikita nila. So, eto ang tanong, magkakaanak pa ba ang edad 40 pataas? Oo naman guys, kasi depende talaga yan sa egg quality at ovarian reserve natin. At yung tita ko nga eh, 46 niya nagkaanak, o diba? Second year college na yung bunso niya. May lima siyang anak doon sa unang asawa niya. Namatay na kasi yung asawa niyang una. And then, second year college niya yung bunso niya and then nagkaanak pa siya. So, yun. At depende talaga, guys, sa mga eggs natin. At may mga bata din na kahit early 30s na pangit na yung mga ovarian reserve, yung mga egg quality at mga hormones. Gaya ko guys, yung egg quality ko tapos ovarian reserve ko, napakapangit. Yung AMH ko guys, yung nagdetect ng egg quality, 0.06. Ang normal 12 pataas. Oh, 'di ba? Napakababa. Super wala na talagang chance. Tapos sabi ng mga fertility doctors namin doon sa hospital na pinagtatrabahuan ko nga eh, kahit magpa-IVF daw ako, yung in vitro fertilization, 50-50 pa daw yung chance ko. O ano, 2 times akong nabuntis sa sarili ko lang sikap, 'di ba? 'Yun nga yung mga ininom kong mga nutrients, mga vitamins, ganun din, meditation, exercise. Ginawa ko lahat, guys. Yung mga fertility massage, castor oil, and then nag-relax ako, ganyan. And sorry, medyo maingay. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang ingay. So, ayan guys. So, yun. Depende talaga sa egg quality natin, mga hormones natin. Yung mga iba nga guys, yung mga celebrity, nagbabank na sila ng mga egg nila para at least pagtanda nila, kung gusto pa nilang magkaanak, kukunin na lang nila doon. Si Vina Morales, nakabangko yung egg niyan. At yun, kung gusto pa niyang magkaanak, kukunin lang niya doon. At least, kahit malapit na siyang magmenopause, pwede pa rin siyang magbuntis. Kasi at least naman, din yung egg niya, kukunin lang. And then, if fertilize nila yung egg at sperm doon sa laboratorio, and then after that, isasaksak na lang sa matres. Kaya magbubuntis pa rin siya. So, yun guys, huwag mawala ng pag-asa. Kasi yun nga, nakadepende pa rin sa tao kahit bata pa yan, kung pangit talaga yung mga ovarian reserve, yung egg quality niya, wala talaga. Yung mga test ko guys, totoo talaga yun ha. Yung, kung nakita nyo, kung napanood nyo yung isang video ko, hindi ko matandaan yung title eh, na pinakita ko dun yung result ko talaga, na yung mga hormones na pinatest ko, yung mga prolactin, progesterone, lahat andon, and pati yung AMH ko guys, kung makikita nyo dun, 0.06, ang normal dun sa average niya is 12 plus, diba? Totoo talaga yun na ako yun. Nagbuntis naman ako ng 2 beses, diba? So,
Pag nagkakaedad na kasi tayo, ayun, bumababa yung mga egg quality at ovarian reserve natin. Dapat, ayun, mag-take tayo ng supplements, and then meditation, exercise, maintain your body weight. And dapat mas maaga pa talaga, magpa-hormonal test na tayo para alam natin yung gagawin natin. And then hanggat maaga pa, i-prioritize na talaga natin ang pagbubuntis kasi mas okay pa rin yung may sariling anak tayo. Guys, bisitahin nyo talaga yung fertility doctors kasi sila yung mga expert ng hormones. And then, honestly speaking guys, mababa na talaga kasi yung chance na magbuntis ang 40 pataas. Pero as I said, depende nga yan sa mga egg quality natin at mga ovarian reserve natin. And honestly speaking, pag 40 edad na kasi pataas, madami ng risk ng pagbubuntis. Madaming magkakaroon ka ng gestational diabetes, yung mga ganun. Yung mga chromosomal syndrome, gaya ng Down syndrome, ganun. Kasi yung mga baby kasi na malapit sa menopausal stage, dalawa lang yan. Kung walang mga abnormalities, napaka-smart daw. As I said, pag nagkakaedad na sana tayo, yun, karirin na talaga natin ang pagbubuntis kasi wala pa rin natalo sa sariling anak, ganun. And then, madami namang solusyon. Pwedeng itry natin yung IUI, yung intrauterine insemination, yun muna. And then, pag wala pang hindi pa magsasucess doon, pwede naman sa IVF. Yun nga, ipifertilize nila yung egg at sperm natin sa laboratorio. And then, ta-transfer na lang sa mattress natin. And wala pa rin tatalo sa prayers. Kasi si God talaga ang magpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan natin. So yun lang guys, thank you so much. Sana nakatulong ang video na to. At huwag mawala ng pag-asa. Gagawin pa rin natin lahat yung makakaya natin. And sabi nga nila, we will do our best and God will do the rest. Kaya yan guys. Chayo, chayo. And thank you so much. Please subscribe, like, and share. And mag-comments kayo kung may gusto kayong gawan ko ng video. At titignan natin kung magagawan natin. Bye-bye. God bless.